Kristang ating buhay, puno ng saya at ng kulay. Kasalukuyan nagdidilig si Ayesha ng mga halaman sa labas ng gate ng bahay na pinapasukan niya bilang maid at apat na araw pa lang siyang nangangatulong sa tahanan ng mga Altamonte. Abala siya sa pagpupulot ng mga natanggal na tuyong dahon habang patuloy pa rin ang pagdidilig niya sa ibang parte ng halaman. Nang makarinig siya ng busina malapit sa kinatatayuan niya, naikinagulat pa niya kaya naiharap niya ang hose na hawak sa kotseng nasa harapan na pala niya, kaya nabasa ang hood ng sasakyan na ikinataranta niya at agad niyang ikina-off sa gripo ng hose. Hala, patay lagot ako nito, usal niya sa kanyang sarili. Lumabas mula sa loob ng kotse ang isang lalaki na kinatulala ni Ayesha dahil sa angking kakisigan at magandang lalaki nito. Ngunit nabalik siya sa wesyo nang magsalita na ang lalaki. Nahalatang galit ito sa kanya. What the, miss? Anong ginawa mo? Bakit mo binasa ang kotse ko? Kakapawaks ko pa lamang kanina nito. Paasik na wika ng lalaking salubong na ang mga kilay. Sorry sir, hindi ko po sinasadya. Nagulat po kasi ako sa pagbusina nyo. Hingi niya ng paumanhin. Bagong katulong ka dito? Bakit ikaw ang nagdidilig niyan? Nasaan si Mang Jun? Siya dapat ang gumagawa niyan at hindi ikaw. Aning turan ng lalaki sa kanya na ikinapagtaka niya dahil kilala nito ang hardinero ng mga Altamonte. May sakit po kasi si Mang Jun, kahapon pa po tinatrangkaso. Kaya ako po ang napag-utusan ni Manang Lelya na gumawa po muna nito habang nagpapagaling si Mang Jun. Aniya sa lalaki. Hindi ba sinabi sa iyo ni Manang na ngayon ang dating ko? Tanong nito kay Ayesha na biglang lumaki ang mata dahil sinabi nga ng mayordoma na ngayon darating ang bunsong anak nila Senyora Mildred galing sa Pangasinan. Sir Nathan? Tanong niyang naninigurado pa sa lalaking kausap. Ako nga, pakibuksan ang gate, papasok ako. Utos sa kanya ng lalaki na ikinairap niya pagtalikod niya rito, saka bumulong-bulong. Ang gwapo nga, ang sungit naman. Pabulong niyang saad. Narinig ko yun, miss. Malakas na pagkakasabi ni Nathan sa kanya. Hehe, ang lakas naman ng pandinig mo, sir. Ibinulong ko na nga lang na dinig mo pa. Aniya sa lalaki na nginitian niya na lang. Tumalikod na sa kanya si Nathan at pumasok na sa kotse nito at pinaandar na papasok sa mansyon, pero bahagyang nag-stop sa tapat ni Ayesha at nag-gesture ng kamay na pinapalapit ang babae sa kanya. Bakit po, sir? Kinakabahang tanong niya pagkalapit sa anak ng amo nila. Ano nga pala ang name mo? Seryosong tanong ni Nathan. Ayesha, sir. Ayesha Madrigal po. Sagot naman niya na nakatungo ang ulo dahil sa kinakabahan siya sa pagtitig ng senyoreto nila sa kanya. Pinaandar ng muli ni Nathan ang sasakyan at napaisip naman si Ayesha kung bakit tinanong pa ang pangalan niya. Hindi kaya ako isumbong ni Sir kay Manang Lilia at kay Senyora Mildred? Hala, lagot talaga ako nito. Mukhang last day ko na ngayon sa mansyon na to. Totoo naman ang narinig niyang sinabi ko, ah, masungit naman talaga siya. Buti nga sinabi ko pang gwapo siya eh. Aniya sa kanyang sarili. Binalikan na niya ang ginawa niyang pagdidilig sa labas ng gate nang mawala na sa paningin niya ang sasakyan ni Nathan. At nang matapos siya ay dumiretso na siya sa loob ng kusina upang tulungan naman si Manang Lilia na maghanda ng pananghalian. Mabuti't narito ka na, aye. Tulungan mo kong maghiwa ng mga gulay rito at malapit ng magtanghalian. Utos sa kanya ng mayordoma nila na kaibigan ng kanyang ina, kaya naipasok siya nito bilang katulong sa mansyon ng mga Altamonte. Nakita mo ba si Sir Nathan na dumating? Tanong ni Manang Lilia. Opo, ako po ang nagbukas ng gate para sa kanya kanina, Manang. Naabutan po kasi niya ako sa labas ng gate na nagdidilig ng mga halaman. Mabilis na sagot ni Ayesha sa ginang. Ang sungit po pala ng anak nila, Senyora Mildred, Manang Lilia.
Tura niya sa ginang. Bakit ka nasungitan? Ano namang ginawa mo ha, aye? Kilala ko ang batang yun. Hindi ka susungitan o papansinin nun kung wala kang ginawa sa kanya. Pagalit na tanong sa kanya nito. Eh kasi manang, nagulat ako nang bumusina siya. Nabasa ko ang hood ng kotse niya. Ang sabi niya, kakapawax pa lang daw niya ng sasakyan niya. Tapos tinanong niya ako kung bakit ako raw ang nagdidilig ng mga halaman. Hinanap niya si Mang Jun sa akin. Tapos sinabi ko naman na may sakit. Hindi ko naman sinasadya ang pagkakabasa ng kotse niya. Promise man ang Lilia. Nagulat lang talaga ako sa biglang pagbusina niya sa labas ng gate. Pagkukwento niya sa nangyari kanina sa labas. Kaya naman pala eh, ipinaliwanag mo ba? Humingi ka ba ng pasensya kay Sir Nathan? Ikaw talaga, aye, hindi ka nag-iingat sa trabaho mo. Alam kong iniisip mo ang kalagayan ng inay mo, kaya madalas na lumilipad yung isip mo. Pero sana naman, kapag oras ng trabaho, ay mag-focus ka sa ginagawa mo. Gusto mo bang mapaalis ka kaagad dito sa mansyon? Kapag nangyari yun, paano ang pinangako mo sa inay mo na tutulungan mo siya sa pagpapagamot niya? Saan ka magtatrabaho para may pampadala kang pera sa kanila? Ikaw na lang ang inaasahan ng inay mo na makakatulong sa pamilya ninyo magmula ng mamatay ang itay mo. Alam mo naman iyon, hindi ba? Sermon pa sa kanya ni Manang Lilia. Sorry po Manang Lilia, hindi na po mauulit. Ayusin ko na po ang trabaho ko. Aniya na lang na tinanguan naman siya ni Manang at tahimik na silang kumilos sa kusina. Narinig naman ni Nathan ang usapan sa kusina. Kukuha sana siya ng malamig na tubig sa refrigerator nang mahimigan niya ang pagsisermon ng mayordoma nila sa kausap nito na aalis na sana siya nang marinig niya ang pamilyar na boses ng babae na kausap niya lamang kanina sa gate. Nasa labas lang siya ng pinto ng kusina at mataman na nakikinig nang makita siya ng isang kasambahay. Sir, may kailangan po ba kayo? Aning tanong ng kasambahay na si Rose kay Nathan. Wala. At naglakad papuntang sala at naupo roon si Nathan at nagkunwaring nagbabasa ng magazine na nasa ibabaw ng center table ng sala nila. Nagkibit balikat na lang si Rose sa ginawa ng amo nila at pumasok na ng kusina. Kinagabihan, sa pagkainan ng mga Altamonte ay magkasalong kumakain sinama Senyora Mildred, Senyor Antonio at ang Senyorito Nathan nila, habang sila Rose at Ayesha ay nasa tabi at inaasikaso ang mga amo nila. Paubos na ang inuming tubig sa baso ng Senyorito nila na napansin ni Ayesha at sinabi niya ito kay Rose dahil sa nakatoka sa kasama niya ang paglalagay ng inumin sa mga baso ng amo nila. Kaya lumapit si Rose sa mga amo para salinan ng tubig ang baso ng Senyorito nila. Para namang wala sa sarili si Rose dahil napasobra ang isinalin niyang tubig sa baso ng Sir Nathan nila. Nabasa ang suot na pantalong maong ni Nathan kaya mabilis na napatayo ang lalaki. What the? Why you so stupid, Rose? Kung wala ka sa sarili mo, sana ipinagawa mo na lang sa iba ang gawain mo. Crazy, stupid woman. Look at me now. See? Nabasa ang suot kong pantalon dahil sa pagiging reckless mo. Galit na asta ni Nathan kay Rose na makikita ang takot sa mata ng babae dahil sa mga sinabi ng Sir Nathan nila. Sorry, Sir Nathan. I'm sorry po. Senyora, Senyor Antonio, pasensya na po talaga. Sambit ni Rose na nanginginig at kinakabahan dahil sa nagalit ang senyorito nila. Pasensya? Puro na lang pasensya sa inyo kapag nagkakamali kayo. Pinapaswelto kayo ng tama pero hindi nyo inaayos ang trabaho ninyo. Ang clumsy nyo, paasik pa rin saad nito kay Rose. Naiinis naman si Ayesha sa mga lumalabas sa bibig ng senyoreto Nathan nila. Alam niya na may mali si Rose dahil kasalanan naman talaga ng kaibigan niya ang nangyari. Pero kailangan ba talagang ganun ang maging reaction ng senyorito nila? Nangingit-ngit na tanong ni Ayesha sa isipan niya. Gusto niya sanang pagsabihan ang binatang amo pero naisip niyang baka bigla siyang paalisin sa mansyon kaya nanahimik na lang siya sa isang tabi. Kahit na naaawa siya kay Rose, kailangan niya ang trabaho sa mansyon. Hindi naman kasi siya nakapagtapos ng high school man lang, kaya wala siyang lakas ng loob na mag-apply ng ibang trabaho sa ibang lugar.
Higit sa lahat, kailangan niyang sustentuhan ang inay at mga kapatid niya sa probinsya. Nathan, enough. Ang init na naman ng ulo mo. Pwede ka naman magpalit mamaya ng pantalon mo sa silid mo. Rose, doon ka na muna sa loob ng kusina. Ayesha, pakilinis mo na lang ang kalat dito sa lamesa. Pagpapatahimik ni Senyora Mildred sa anak na malakas na napabuntong hininga. Shit, nawala na ako ng ganang kumain, Mami. Dad, lalabas na muna ako at magpapalamig. Babalik na lang ako mamaya. Makikipagkita lang ako kina Paul sa club. Ani ang paalam sa mga magulang. Whatever, Nathan. Hindi ka naman papermit talaga dito sa mansyon nang matagal kapag naririto ka. Mag-iingat ka sa pagdadrive mo. Palitan mo din muna sa room mo ang suot mong pantalon. Bawas-bawasan mo rin ang pagiging masungit mo. Hindi mo ba nakita ang takot sa iyo ni Rose kanina? Tura ng senyora na narinig ni Ayesha na lihim na ikinangisi ng dalaga dahil parang bata na tumiklop ang senyoreto nila nang pagsabihan ito ng senyora Mildred nila. Hindi na sumagot ang binata at naglakad na palabas ng dining room. Ang rude talaga ng anak mong yan, Antonio. Nagmana sa iyo yung si Nathan. Ang bilis mag-init ng ulo. Tura ng senyora nila sa asawa nito. Pasensya ka na, Ayesha. Nakita mo kung paano magalit ang anak namin. Mabait naman yun dati. Baka may pinagdadaanan lang kaya palagi nagsusungit. Wika ni Senyora Mildred sa kanya. No worries po, Senyora Mildred. Senyor Antonio, baka nabigla lamang si Sir Nathan kaya ganun ang naging reaction niya. Aniya sa mag-asawa. Ganun talaga ang ugali ng anak namin, Ayesha. Kaya walang nagtatagal na kasambahay dito sa mansyon kapag narito siya. Lagi niyang nasisinghalan kunting pagkakamali lang. Sana ay hindi ka matulad sa iba. Yang si Manang Lilya lang ang hindi niya masigawan dahil matanda na. Si Rose naman ay sanay na sa kanya kaya kapag napagalitan, iniiyak na lang niya. May pobya na nga ata yung si Rose sa anak ko. Kaya kapag napapalapit siya kay Nathan ay parang laging ninenerbios. Hindi ko naman masisisi si Nathan na magalit sa kanila kasi nakakagawa sila ng mali o ng ayaw ng anak ko. Hindi ko alam kung papaano mawawala ang pagiging masungit ni Nathan namin. Mahabang lintanya ni Senyora Mildred na napahinga ng malalim at hinawakan ang kamay ng asawa na hindi na makapagsalita dahil sa pagkakastroke na rin ito. Kinabukasan, inihahanda na ni Ayesha ang paglilinis ng swimming pool. Inaalisan pa lang niya ito ng mga tuyong dahon na nilipad ng hangin at napunta sa tubig ng pool. Nang bumungad sa kanya ang senyoreto Nathan nila na kakabalik lang ng bahay dahil maaga itong nagjogging sa loob lang ng subdivision. Nakatayo lang ito doon at nag-e-stretching na napansin ni Ayesha na panakanaka siyang sinusulyapan ng senyoreto Nathan nila. Nagkunwari na lamang siyang hindi napapansin ang pagtingin-tingin nito sa kanya dahil ayaw niyang kausapin ang amo. Matagal pa ba yan? Tanong ni Nathan sa kanya. Kakaumpisa ko pa lang po, Sir Nathan. Maayos naman niyang sagot sa senyoreto niya. Pero pasimpleng bumulong-bulong na naman sa hangin. Mukhang masisira ang araw ko ngayon ha. Kakabanas lang talaga. Mahinang usal niya. Pwedeng pakibilisan? Gusto ko mag-swimming. Utos ni Nathan sa dalaga. Napapikit ng mata niya si Ayesha at huminga ng malalim. Nginitian niya ang senyoreto niya at sinabing, Sir, kung gusto mo nang mag-swimming at nagmamadali ka ay mag-swimming ka na. Mag-uumpisa pa lang naman ako eh. Mamaya ko na lang lilinisin kapag natapos mo nang gamitin ang swimming pool. Sir, aniya sa among lalaki na nakangiti pa rin. Ilang oras ba ang bubunuin sa paglilinis ng swimming pool, Ayesha? Nakangising tanong ni Nathan sa kanya. Alam ni Ayesha na pinagtitripan lang siya ng senyoreto niya. Kaya imbis na simpleng linis lang sana, ang balak niya ngayon sa pool na aabutin lang ng 4 hours ay gagawin na niyang general cleaning. Sir Nathan, kung gusto mo talaga mag-swimming ngayong araw ay simulan mo na. Dahil kapag naumpisahan ko na ang paglilinis ng pool ay maghihintay ka ng 8 hours to 12 hours. Kung makakapaghintay ka naman, pwede namang mamayang gabi ka na maglalangoy-langoy at magbabad sa pool, diba? Nakangiti pa rin niyang turan sa amo. Ninisian siya ni Nathan.
Then, hihintayin ko na lang na matapos ka sa paglilinis ng Paul, Ayesha. Good day. Nakangising sagot sa kanya ng lalaki. By the way, halata nga palang fake ang ngiti mo. Next time, Ayesha, pag-aralan mong umiti ng walang halong sarcasm. Pahabol pang saad ni Nathan bago siya tuluyang iwan sa poolside. Mapanginis ka talagang lalaki ka. Nanahimik akong nagtatrabaho rito. Lalapit-lapit ka para lang visitin ang araw ko. Pikong saad ni Ayesha na wala naman nang makakarinig sa kanya. Lumipas ang ilang linggo na pagtatrabaho ni Ayesha sa mansyon na hindi niya gaanong nakikita si Nathan sa mansyon na iniiwasan din naman niya kapag naruroon dahil ayaw niyang masungitan pa siyang muli ng lalaki. Ayesha, pwedeng ikaw na muna ang maglinis ng kwarto ni Sir Nathan? Hindi ko pa kasi nalinis ang room niya. Medyo sumama ang pakiramdam ko para akong maliliyo sa sakit ng ulo ko. Hinging pabor sa kanya ni Rose na nang tingnan niya ito ay namumutla nga kaya hinawakan niyang noon ito at napagtanto niyang nilalagnat nga si Rose. Sige, ako na ang maglilinis noon. Wala naman sisungit kaya okay lang. Pahinga ka na lang muna sa kwarto natin at uminom ka ng gamot. May pagkain sa kusina, gusto mo bang kumain na muna? Ipag-iinit kita. Nag-aalala niyang saad. Hindi na, busog pa naman ako. Iinom na lang ako ng gamot at magpapahinga. Unahin mo ang kwarto ni Sir Nathan ha, kasi parating na yon, ang sabi ni Senyora Mildred. Bilin pa ni Rose sa kanya. O sige, aakyat na ako sa taas nang masimula na. Ayoko ring madatnan ako ni Sir Nathan. Sa kwarto niya baka masungitan na naman ako nun kapag nakita ko. Iniwan na niya si Rose at kumuha ng mga gagamitin niya sa paglilinis. Mainit ang ulo ni Nathan habang pauwi na sa mansyon dahil sa hindi sila ay nakakuha ng project na pinabidding ng isang real estate na magpapatayo ng condominium building sa Makati. Construction firm kasi ang kumpanya ng mga Altamonte na kasalukuyan niyang pinapamahalaan dahil ang kuya niyang si Joshua na presidente ng kumpanya nila ay nasa ibang bansa pa kasama ang sarili nitong pamilya na nagbabakasyon. Tuloy-tuloy na pumasok si Nathan sa kwarto niya at ibinagsak ang katawan sa ibabaw ng kama at ipinikit ang mata niya at nang ilang minuto pa lang siyang nakakapahinga ay nakarinig siya ng kumakanta sa loob ng banyo ng kanyang kwarto. Love moves in mysterious ways. It's always so surprising when love appears over the horizon. I love you for the rest of my days, but still it's a mystery. Oh, how you ever came to me, which only proves love moves in mysterious ways. Rinig niyang inaawit na nang nasa loob ng banyo at inulit pa at nilakas pang lalo ang pagkanta. What the heck? Tumayo mula sa pagkakahiga si Nathan at kinatok ang pinto ng banyo niya. Natigil naman sa pagkanta si Ayesha nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa pinto. Hala, dumating na si Sungit. Nakakaya, narinig pa yata ang pagkanta ko. Naku, ano ba yan? Pagmamalasin ka nga naman oh. Aye, bakit kasi ngayon pa? Umuwi ng maaga ang Sungit na to. Sinong nandyan sa loob? Pwede bang huwag ka nang kumanta at manahimik ka? Ang sakit sa tenga ng boses mo. Sabi ni Nathan nang hindi pa rin binubuksan ang pinto ng banyo ng nasa loob. Ah sir, sige po, hindi na po ako kakanta para sa inyo. Malakas na sabi niya para marinig siya ni Nathan. Makapagsalita naman, kala mo maganda boses niya. Baka nga boses palaka pa siya kung siya ang marinig kong kumanta. Mahinang wika naman niya sa sarili. Hindi ka ba tapos maglinis dyan? Pakibilisan at magbabanyo ako. Pang-iinis ni Nathan dahil sa nakatapat ang tenga niya, sa pinto dinig pa niya ang huling sinabi ng babae na alam na niyang si Ayesha ang nasa loob ng banyo niya. Beset na sungit na to. Kakalinis ko lang dito, gusto na agad dumihan. Pabulong na naman niyang sabi sa sarili. Yes sir, saglit na lang tapos na ko. Lalabas na lang po ako kapag okay na. Pasigaw niyang sabi. Hindi naman na nagsalita pa si Nathan na inilingan na lamang ang sinabi ni Ayesha. Nang hindi pa nakakahakbang ng malayo si Nathan, palayo ng banyo ay narinig niyang may kumalabog sa loob ng banyo niya. Aray ko po, ang sakit ang paa ko. Putya na sprain, paata.
Nadula si Ayesha nang ma-out of balance siya nang matapakan niya ang basang-basahan na hindi niya napansin. Anong nangyari sa iyo? Bulalas na tanong ni Nathan nang sa pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang nakasalampak na si Ayesha sa sahig ng banyo at hawak ang kanang paa nito. Sir, nadulas po ako eh. Ang sakit ng paa ko, na sprain pa ata. Sagot niya kay Nathan. Napapikit naman ng mata niya si Nathan at halata ang inis sa mukha nito. Tinulungan naman ni Nathan si Ayesha na makatayo at inilalaya niya ang babae na maupo sa sofa na nasa loob ng kwarto niya. Maupo ka na muna rito at tatawagin ko si Manang Lilia. Napaka-clumsy mo kasi, hindi ka nag-iingat. Ani ni Nathan na ikinaingos ni Ayesha. Bakit, ginusto ko bang madulas at mapilayan? Nasaktan na nga ako rito, pinagsusungitan mo pa ako. Minsan naman sir, maging sensitive ka naman. Angal niya sa lalaki na sinamaan siya ng tingin na binaliwala niya naman. Iniwan siya ng lalaki sa loob ng kwarto at tinawag nga ang mayordoma nila. Susmik, ang bata ka, anong nangyari sa iyo? Bulalas na tanong ni Manang Lilia na makita siya nito. Nadulas po ako nang matapakan ko po yung basahang basa sa loob ng banyo. Masakit po manang ang paa ko, namamaga na po ata. Aniya sa matandang babae. Kaya mo bang ilakad? Tanong ni Manang. Sinubukan tumayo ni Ayesha ngunit nasasaktan naman siya. Nagulat na lang sila ni Manang Lilia nang bigla siyang buhatin ni Nathan. Sir Nathan, sambit ni Ayesha. Huwag kang malikot nang hindi ka mahulog. Manang, mauna ka na. Hindi ko alam kung saan ang kwarto nito. Utos ni Nathan si Mayordoma. Sige Sir Nathan, salamat. Pasasalamat ni Manang na sinulya pa naman si Ayesha na nahiya naman bigla kay Manang Lilia. Pagkarating nila sa kwarto ni Ayesha ay daan-dahan na ibinaba ni Nathan ang dalaga sa ibabaw ng kama nito. Manang, pakitawagan na lang si Dr. Reyes para matingnan ang paa ng babaeng clumsy na reckless pa. Pangiinis ni Nathan kay Ayesha. Ngiting aso naman ang ipinakita ni Ayesha kay Nathan na lihim na ikinangisi ni Nathan. Sir Nathan, salamat. Mabait ka rin naman pala eh. Pero masasabi kong matalas din talaga ang dila mo. Pero thank you pa rin sa pagtulong. Turan ni Ayesha. Hindi naman siya pinansin ni Nathan na sinadyang didmahin ang sinabi niya. Kaya naiinis na naman si Ayesha sa senyoreto nila. Napakasungit mo, kainis ka. Naku, pasalamat ka, amo ka namin eh. Sarap mong hampasin ng palaspas nang bumait ka naman. Pabulong na wika niya sa sarili na hindi naman narinig nila Manang at Nathan. Tumalikod na si Nathan sa kanila at lumabas ng kwarto ni Ayesha. Narinig pa niya ang paninirmon ni Manang Lilia kay Ayesha. Pagkalabas niya. Napangiti siya nang sagutin din ito ang mayordoma nila. Una pa lang alam na niya na may pagkamalasagot si Ayesha na una niyang naobserbahan sa ugali ng babae. Na imbes na ikagalit niya rito ay natutuwa pa siya kay Ayesha dahil ito lang ang may lakas ng loob na sagot-sagutin siya sa pamamahay nila. Ilang araw ang lumipas na hindi umuwi ng mansyon si Nathan dahil alam niyang hindi komportable si Ayesha na nakikita siya nito. Nang araw na mapilayan ang katulong nila ay kinausap niya si Manang Lilia na huwag na muna pakilusin o pagtrabahuin si Ayesha na ikinapagpapasalamat naman ni Manang Lilia sa kanya na pahanapin niya ito ng isa pang pwede nilang maging kasambahay na makakatulong sa ginang habang nagpapagaling pa ng pilay niya si Ayesha. Nalaman din kasi nila na may sakit pala si Rose kaya si Ayesha ang naglinis ng kwarto ni Nathan na alam nilang si Rose ang nakatoka sa gawain iyon. Sinabi rin niya kay Manang Lilia na siya na ang bahala na makipag-usap sa kanyang mami na alam naman nila na mauunawaan ng kanyang ina dahil mabait naman ito sa kapwa. Pumasok sa isipan ni Nathan na kung hindi niya pinagmadali sa paglilinis si Ayesha ay hindi naman siguro madudulas ito at mapipilayan, kaya sa isang banda sa isip niya ay parang na guilty din siya sa nangyari sa kasambahay nila.
Lumipas pa ang mga araw at naging maayos naman na si Ayesha. Madalang pa rin silang magkita ng kasambahay dahil gabing-gabi na siya kung umuwi. Sa mansyon minsan at kung aalis naman na siya, sa umaga iwala si Ayesha kasamang mamili ng mami niya o ng mayordoma nila sa palengke. Nasa loob ng opisina niya si Nathan nang pumasok ang kuya Joshua niya na hawak ang isang white envelope at inilapag iyon sa ibabaw ng kanyang lamesa. Dinampot niya iyon at sinipat ang laman. Iniisa-isa niyang tingnan ang papel ng mabilisan. May panibagong bidding tayo na sasalihan at gusto kong pag-aralan mo yan at gawan mo ng report at isubmit mo sa akin after a week. Tura ng nakatatanda niyang kapatid. Bakit mo naman sa akin pinapagawa yan? May nakapinding pa akong mga papers ho. Kay Louie mo na lang yan ipagawa, Kuya Joshua. Angal niya sa kapatid na ipinakita pa ang mga folders na nasa file cabinet niya at ilang papers na nasa ibabaw ng table niya. May naibigay na akong project kay Louie at urgent yun, kaya hindi niya maasikaso to. Ikaw ang expert sa ganito, Nathan. Kaya nga sa'yo ko ipinagkakatiwala to. Sad ng kapatid niya sa kanya. Fine, ako nang gagawa. May kailangan ka pa? Seryoso niyang tanong. Tumawag si mami kanina. Pinapauwi niya tayo sa Sabado. Kaya kung may lakad ka, i-cancel mo na agad. Aning utos ni Joshua sa kapatid. Kayo pa rin ba ni Abigail Nathan? Dugtong pang tanong ni Joshua. Matagal na kaming wala. Bakit mo naman na itanong? Walang pakundangan niyang sagot na matama naman siyang pinakatitigan pa sa mukha ng kuya niya bago ito nagsalitang muli. Nakita ko kasi siya sa isang restaurant na may kasamang lalaki and I think nakadate niya ang guy na yun. Mukhang masaya naman si Abigail na kasama yung guy at sa tingin ko ay nagkakaunawaan na rin sila. Pagbabatid ng kuya Joshua niya sa ginagawa ng kanyang ex-girlfriend. May sasabihin ka pa ba? Aalis na muna ako. May gagawin lang akong importante sa labas. Tura ni Nathan sa kuya niya. Wala naman na. Go, basta yung pinapagawa ko sa'yo, asikasuhin mo agad ha. At naglakad na palabas ng opisina niya si Joshua. Tumayo siya tumarap sa glass wall na nakapamulsa ang dalawang niyang kamay na malalim na nag-iisip. Si Abigail Martinez ang girlfriend niya ng 2 years, mahigit. Na nakipag-break sa kanya dahil ang sabi sa kanya ay hindi na raw ito masaya sa relasyon nila. Minahal naman niya si Abigail bilang nobya niya pero hindi pa siya handa na magpakasal na palagi namang inuungot sa kanya ng babae noon. Kaya nilimitahan na niya ang pakikipagkita rito hanggang sa nakipag-break na nga sa kanya si Abigail. Dahil sa pride bilang lalaki, ipinakita niya na okay lang sa kanya ang pakikipaghiwalay nito sa kanya pero sa isang banda ay umaasa siya na babalikan din siya ni Abigail. Na baka nagtampo lang ito kaya nasabi ang bagay na iyon sa kanya. Sa nalaman niya sa kapatid ay mukhang malabo na nga na magkabalikan pa sila ng dating nobya. Pinatay niya ang computer niya at isinuot ang tuxedo niya sabay labas sa kanyang opisina. Sir, aalis na po kayo? Babalik pa po ba kayo o hindi na? Tanong ng secretary niya. Hindi na, ikaw na ang bahala dito. Sagot niya at nagdiretso na ng lakad palabas ng kumpanya. Nagmaniho si Nathan hanggang sa makarating siya sa club na pagmamayari ng kaibigan niyang si Paul. Ang aga mo ah, may problema ba? Bungad sa kanya ni Paul na makita siya nitong nakaupo sa table na malapit lang din sa bar counter. Bigyan mo na muna ako ng whiskey bago mo ko interviewin, Paul. Paasik niyang saad sa kaibigan. Ang init ng ulo mo, Nathan. Wika ni Paul. Brian, isang bote nga ng whiskey rito. Utos ni Paul sa waiter na namataan nito. O, ayan ang whiskey mo. Anong nangyari? Bakit gusto mong magpakalango sa alak ngayon? Curious na tanong ni Paul sa kanya. Tahimik at nakipagtitigan lang muna siya sa kaibigan at nagsali ng alak sa baso na inisang lagok muna bago naglabas ng sama ng loob sa kaibigan. Sinabi ni Nathan kay Paul ang nalaman niya sa kuya Joshua niya. Mahal mo pa ba o baka naman kaya ka nagkakaganyan dahil pakiramdam mo na tapakan ang pagkalalaki mo? Kasi kung mahal mo talaga si Abigail, hindi mo matitiis na magkahiwalay kayo ng ilang buwan pare, na dapat ay noon pa man ay binalikan mo na o hinabol-habol mo na sana siya.
Pinagdadaanan ko na yan dati. Diba? Hindi ko kaya na mawala sa tabi ko si Clarice. Kaya nang magkaayos kami ay inaya ko na agad ng kasal. Pagpapaintindi ni Paul sa tunay niyang nararamdaman ngayon dahil hindi niya nakikita sa kaibigan ng mahal talaga nito si Abigail. Hindi ko alam, Paul, pakiramdam ko lang niloko ako ni Abigail at pinaglalaruan. Alam kong ako lang ang minahal niya. She broke up with me, yes, but I know na hindi magtatagal ay babalikan din niya ako. Pride at ego nga lang yan, Nathan. Hindi pa yan tunay na pagmamahal. Kasi kung mahal mo siya, hindi ka dapat dito nagpunta. Dapat sa bahay nila. Alam mo naman kung saan siya nakatira, diba? Nakatingin lang sa mata ni Paul, si Nathan, at tahimik na nag-iisip. Hindi mo pa nakikilala ang babaeng aalipin sa'yo pagdating sa pag-ibig. Diyan ka na nga muna at maghinay-hinay ka sa pag-iinom. Magdadrive ka papauwi. Pagkukomento ni Paul sa kanya. Maybe you're right, Paul. Hindi ko lang siguro matanggap na mabilis niya akong mapapalitan. Dahil matagal din naman ang naging relasyon namin. Thanks, pare. Ubusin ko lang ito din, uuwi na ako. Ilang oras pang nanatili sa club si Nathan hanggang sa maubos na niya ang isang bote ng whiskey at nakainom pa siya ng 5 bote ng beer. Ipapahatid na kita, Nathan, lasing ka na. Baka mapaano ka pa sa pagdadrive mo. Ani ni Paul na tinawag ang isang waiter nila na alam niyang marunong magdrive ng kotse. Pakihatid mo si Nathan sa address na ito at magtaksi ka na lang pabalik kapag naihatid mo na siya. Utos at bili ni Paul sa waiter niya. Nang makarating sa address na ibinigay ni Paul ang inutusan niyang waiter, ay agad na nag-doorbell ito. Si Mang John ang nagbukas ng gate at dahil gabi na at tulog na ang ilan sa loob ng bahay, at sa Yesha ay gising pa ng mga oras na yon. Kaya sa kanya nagpatulong si Mang John na dalhin si Nathan sa kwarto nito. Iniwan ni Mang John sa kanya si Nathan dahil kailangan daw nitong bumalik sa pwesto nito sa gate at baka may dumating. Kaya walang nagawa si Ayesha kundi asikasuhin si Nathan na mag-isa. Kasi naman iinom-inom, di naman pala kaya ang magpakalasing, bad trip ka talagang sungit ka eh. Pagkausap ni Ayesha kay Nathan na akala niya ay hindi na siya maririnig nito dahil akala niya itulog na nga ito. Sinong masungit ha? Sagot ni Nathan sa kanya na lasing na parang nakatulog na ata dahil bigla na naman tumahimik. Ikaw, wala naman ibang masungit at suplado rito kundi ikaw lang. Pero in fairness, ang cute mo talaga sa malapitan, Sir Nathan. Lalo na kapag tulog ang gwapo mo pala talaga. Wika ni Ayesha sa tapat ng mukha ni Nathan na biglang dumilat at hinalikan ang labi niya. Nanlaki ang mga mata ni Ayesha sa ginagawang paghalik ni Nathan sa kanyang labi. Hanggang sa napapikit ang mata niya at tumugon na siya sa halik ng binata at tuluyan na siyang nadarang hanggang sa maibigay niya na ang iniingatan niyang pagkababae kay Nathan. Habang magkaisa pa ang kanilang katawan ay narinig niya ang sinabi ni Nathan sa kanya na "I like you." Pagkatapos ng kanilang ginawa ay tuluyang nakatulog si Nathan. Nawala na ang iniingatang pagkababae ni Ayesha, kaya sinisiniyan sarili dahil naging marupok siya sa halik lang ni Nathan sa kanya. Nakakahiya ang nangyari. Anong gagawin ko ngayon? Sana hindi maalala ni Sir Nathan ang namagitan sa amin pagising niya. Ano ba kasi itong nagawa ko? Ang tanga mo, Ayesha. Ang tanga-tanga mo talaga. Aniya sa sarili. Inayos niya ang sarili at saka siya lumabas na ng kwarto ni Nathan. Hindi rin agad nakatulog magdamag sa Ayesha dahil sa iniisip niya ang maaring mangyari pag nagising na si Nathan. Panay ang hiling niya na wala sanang maalala ang kanilang senyorito. Nagising si Nathan kinabukasan na tanghali na dahil wala naman pasok sa opisina ay hindi na siya pinagising ng kanyang ina nang malaman itong umuwi ng lasing si Nathan. Ang sakit ng ulo ko. Iminulat niya ang mata at tiningnan ang paligid ng kwarto. At napagtanto niyang nasa kwarto niya siya ng mansyon. Pumikit siyang muli at pinilit at alalahanin ang nangyari kagabi dahil hindi niya matandaan kung paano siya nakauwi sa mansyon nila. Hanggang sa may pumasok na imahe ng babae sa isipan niya na may nakaniig siya kagabi. Pero malabo sa alaala niya ang mukha nito.
Umayos siya ng upo sa kama at hinawi niya ang comforter na nakatakip sa katawan niya. Wala siya na isang saplot sa katawan at napansin niya ang bahid ng dugo sa kobre kama. Kaya nakakasigurado na siya sa sarili na may nakasipi nga siya bago siya tuluyang nakatulog at berhen pa niyang nakuha ang babaeng kasama niya kagabi. Pinipilit ni Nathan isipin kung sino ang babae pero wala talaga siyang matandaan na may babae siyang nakausap man lang kagabi sa bar. Walang pumapasok sa isipan niya dahil ang huling natatandaan niya ang pagiinom niya sa bar ng kaibigan. Bumangon na siya at naligo at nang makarating siya sa sala ay naabutan niya ang ina na nagbabasa ng magazine roon habang ang kanyang daddy ay nasa poolside nagpapaaraw kasama si Rose. Good morning Nathan, nalasing ka kagabi. Sinabi sa akin ni Mang June na hindi ka na nakapag-drive sa sobrang kalasingan kaya inihatid ka na lang ng waiter ng kaibigan mo si Paul na pakilala raw kay Mang June nung lalaki. May problema ka ba Nathan? Kaya ka nagpapakalasing ng ganun? Bati at usisa ng kanyang ina. Wala ma'am, nagkasiyahan lang kami nila Paul kagabi sa club. Dahil din siguro sa pagod sa work kaya nalasing agad ako. Alibay niya sa ina kaya hindi na siya kinulit pa. Okay, malapit ng mag-lunch time. Gusto mo na bang kumain? Magpapahanda na ako ng food sa dining o magkakape ka na lang muna? Tanong ng ina sa kanya. Coffee na lang muna ma'am, thanks. Wika pa niya. Rose, pakigawa naman ng kape ang Sir Nathan mo. Please, ako na muna ang magbabantay sa asawa ko. Utos ng mami ni Nathan sa kasambahay. Sige po, senyora. Sagot naman ni Rose. Sandali lang, ma'am. Pupuntahan ko lang si Mang June. May gusto lang akong itanong sa kanya. Ani ni Nathan sa ina na tumango naman at tinanaw ang anak na naglalakad na papunta sa may gate. Mang June, magandang umaga ho. Pagbati niya. Sir Nathan, magandang umaga din ho. May kailangan po ba kayo? Nagtatakang tanong ni Mang June dahil sa paglapit sa kanya ni Nathan. Mang June, ang sabi ni ma'am inihatid ako kagabi ng isang lalaki dito. Wala ba akong kasamang babae na pumasok sa bahay kagabi? Tanong ni Nathan kay Mang June. Wala po kayong kasamang babae Sir Nathan. Baka ang sinasabi ninyong babae ay si Ayesha. Nagpatulong po kasi ako sa kanya kagabi na asikasuhin kayo. Kasi kailangan kong bumalik agad dito dahil walang magbabantay sa gate. Iniwan ko po kayo sa kanya kagabi Sir Nathan. Bakit sir? May problema ho ba? Pahayag ni Mang June. Bakit naitanong niyo sir? Wala po ba kayong matandaan sa nangyari kagabi? Sa bagay nalasing ata kayo ng husto. Dagdag pang tura ni Mang June at tumangutang ho si Nathan na sinulyapan ang bahay nila. Sige Mang June, salamat. Naglakad na siya pabalik sa loob ng bahay. Sigurado na siyang si Ayesha ang babaeng nakatalik niya kagabi. Napangiti siya sa nalaman at wala siyang naramdaman na bigat sa loob niya. Bagkus ay nakakaramdam pa siya ng kasiyahan sa kanyang kalooban. Nagtatanghalian sina Ayesha, Rose, Beth at Manang Lilia nang pumasok sa kusina si Nathan. Sir Nathan, may kailangan po ba kayo? Ani ni Lilia nang makita ang senyorito nila sa bungad ng pinto ng kusina. Yes, gusto ko sana papalitan ang bedsheet ng kama ko Manang Lilia. Pero ang gusto kong maglinis ng kwarto ko ay si Ayesha. Wika ni Nathan. Nasambid at napaubo si Ayesha sa narinig na sinabi ni Nathan kay Manang Lilia. Teka, bakit ako? Hindi ko pa tapos ang labahin ko. Si Rose na lang Manang Lilia. Angal ni Ayesha sa utos na request ni Nathan. Sinamaan naman siya ng tingin ni Manang Lilia. Sige Sir Nathan, pasusunurin ko na lang sa kwarto mo itong si Ayesha para maglinis doon. Nakangiting wika ni Manang Lilia kay Nathan. Salamat Manang. Seryosong ani ni Nathan at pinasadahan pa ng tingin ni Nathan sa Ayesha bago ito lumabas sa kusina. Nagkatinginan naman sila sa inaasta ni Nathan. Bilisan mo kumain dyan Ayesha at umakyat ka na agad doon sa kwarto ni Sir Nathan. Utos pa sa kanya ng mayordoma. Huminga ng malalim si Ayesha at tinapos na ang pagkain na nasa plato niya. Inayos niya ang sarili at saka lumabas ng banyo nila at tinungo na ang silid ni Nathan na pinagpapawisan ang palad dahil sa nerbiyos. Hindi lang siya nagpahalata kanina sa kusina dahil baka magtanong pa sa kanya ang mga kasama.
Kumatok siya sa pinto at agad naman nagbukas. Maglilinis na ako ng silid niyo, Sir Nathan. Pahayag niya sa lalaking nakatayo sa harap niya na nakapamulsa pa. Nilapitan niya ang kamay, nakita niya ang bahid ng dugo sa bedsheet. Nanlaki ang mata niya at umiwas yan ang tingin kay Nathan. Nakikita mo ba ang mantsa ng dugo mo sa kama ko, Ayesha? Tanda na ako ang nakauna sa'yo. Tanong ni Nathan sa kanya na ikinainit ng pisngi niya. Hindi siya makaharap sa lalaki. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Naaalala mo? Sambit na tanong ni Ayesha. Lahat, Ayesha, lahat. Sagot ni Nathan sa kanya. Pero ang totoo ay wala pa rin siyang matandaan kung paano niya nagawang makipagtali kay Ayesha kagabi gayong lasing siya. Lihim na napangiti si Nathan sa pagsisinungaling niya sa dalaga. Sir Nathan, please, sa atin na lang dalawa ang nangyari. Lasing ka kagabi at nadarang lang ako sa halik mo, kaya nangyari ang di dapat mangyari sa ating dalawa. Napakagatlabi si Ayesha sa lumabas sa kanyang bibig. Shit, Ayesha, ang tanga mo talaga. Ba't yun ang sinabi mo? Piping sabi niya sa sarili. Gusto mong ilihim ang naganap sa atin kagabi? Hindi ka ba hihingi ng kapalit man lang? Hindi mo ba naisip na baka mabuntis kita? Nagtatakang tanong ni Nathan dahil kakaiba para sa kanya ang dalaga. Yes, Sir Nathan. Ilihim na lang natin to. Ayoko makarating sa pamilya ko to. Siguradong sasabihin ni Manang Lilia kay inay kapag nalaman ni Manang to. May kasalanan din ako kaya hindi ako hihingi ng kapalit sa nawalang virginity ko. Hindi naman siguro ako mabubuntis kung isang beses lang nangyari. Sir Nathan, please pakiusap sa ating dalawa na lang ito. Ako naman ang agrabyado rito dahil ako ang babae pero ibang sitwasyon na to. Pagkakamali ko rin kaya okay lang. Magpapaalam na ako mamaya kay Manang Lilia. Magsasabi na rin ako sa mami mo na babalik na ako sa probinsya namin. Pangako, Sir Nathan, kakalimutan ko ang nangyari sa atin kagabi. Pagmamatigas ni Ayesha na lihim ang namagitan sa kanila. Umigting ang panga ni Nathan at kumuyom ang kanyang kamay sa sinabi ni Ayesha. Hindi niya nagustuhan ang ideya na aalis ang babae sa mansyon nila. Okay, sige. Hindi ko sasabihin kina Manang Lilia at kay Ma'am kung yun talaga ang gusto mo, Ayesha. And two condition. Anong condition, Sir Nathan? Hindi ka aalis ng mansyon. Mananatili ka rito sa bahay at ikaw na ang maglilinis ng silid ko araw-araw. Pero Sir Nathan, angal ni Ayesha. No buts, Ayesha. Okay lang sa akin na malaman nila Mami at Manang Lilia. Ani ni Nathan sa kanya. Nagbibiro ka ba, Sir Nathan? Paboro nga sa iyo ang hinihiling ko. Pero bakit parang wala ka man lang pakialam kung malaman nila? Kung ikaw walang pakialam, sa akin big deal yun, Sir. Kaya pakiusap, ayokong may makaalam ha. Sige, payag na ako sa kondisyon mo. Mahabang lintan niya pa niya kay Nathan na tipid na napangiti. Walang nagawa sa Ayesha kundi sumunod na lang sa nais ng kanilang senyorito Nathan. Sa opisina ni Nathan ay hindi niya inaasahan na bibisitahin siya ng ex-girlfriend niyang si Abigail. Sir Nathan, narito po si Miss Abigail. Papasukin ko po ba? Tanong ng secretary niya mula sa intercom. Natigilan si Nathan sa nalaman at hindi agad nakasagot. Sir Nathan, bigas ng kanyang secretary. Let her in. Utos ni Nathan. Kumatok ng isang beses ang babae sa pinto at iniawang ang pintuan ng opisina ni Nathan at pinapasok na si Abigail sa loob. Tumayo si Nathan mula sa pagkakaupo mula sa kanyang swivel chair at sinalubong si Abigail. Pagkatapos siyang batiin ito, nagbeso sa kanya ang dalaga at itinuro niya ang couch upang makaupo ang bisita niya. Tinitingnan niya lang si Abigail. Kinakapa sa puso niya kung may nararamdaman pa ba siya para sa babae. Pero wala na. Hindi na tulad ng dati ang nararamdaman niya kay Abigail. Wala na ang excitement na feeling. Kapag nakikita o nakakasama niya ang babae, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang imahe ni Ayesha. Pagdilat niya ay napangiti pa siya. Hindi mo man lang ba ako na miss, Nathan? Panimulang wika ni Abigail na tanong sa kanya. Dapat pa bang mamiss kita? Let me remind you, Abigail, ikaw ang nag-initiate ng breakup at hindi ako. Remember? Seryosong tura ni Nathan na ipinamulsa pa ang dalawa niyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Pumalatak si Abigail.
Akala ko kapag hiniwalayan kita ay habulin mo ako at may isipan mong alukay na ako ng kasal. But I guess na nagkamali ako. Umasa ako sa wala at mali rin siguro na nagpunta pa ako dito para isave ang relasyon natin. Aning wika ni Abigail na tumayo na sa pagkakaupo. Tahimik lang si Nathan at wala man lang naging reaction sa sinabi ng ex-girlfriend. So this is the last goodbye? Tanong ni Abigail na ikinatango ni Nathan. Goodbye Nathan. Pamamaalam na ni Abigail na masama ang loob kay Nathan. Goodbye Abigail. Maluwag naman sa puso ni Nathan ang pamamaalam sa dating nobya. Napagtanto ni Nathan na tama ang kanyang kaibigan, na ego at pride lang ang naramdaman niya nang malaman niyang nakikipagmabutihan na sa iba ang ex-girlfriend niya at wala naman na talaga siyang nararamdaman na para kay Abigail. Kung mayroon man nilalaman ang puso niya ngayon, sigurado siyang si Ayesha na iyon. Dahil hindi na nawala sa isipan niya ang babaeng una pa lang niyang nakita ay nagustuhan na niya ito. Hindi lang niya binigyang pansin noon, lalo na nang malaman niya na si Ayesha ang babaeng berhen na nakapiling niya ng isang gabi sa kanyang silid. Wala yatang oras na hindi siya napapangiti sa tuwing maalala niya ang babae. Sa nakalipas na isang buwan na hindi na si Ayesha sinusungitan ni Nathan, kapag dumarating ito sa mansyon na hindi agad nakikita ang dalaga ay pinupuntahan nito si Ayesha kung nasaan ang kasambahay. Na napupuna na ng mga kasamahan ni Ayesha lalo na ni Manang Lilia. Umamin ka nga ay, nililigawan ka ba ni Sir Nathan o kayo na bang dalawa? Tanong ni Manang sa kanya na sinegunduhan naman ni Rose. Oo nga ay, matagal ko na kayong napapansin ni Sir Nathan. Ayoko lang pangunahan ka pero ngayong si Manang na ang nag-open ng usapin na yan, sasabihin ko na rin ang napapansin ko. Dati madalang umuwi rito si Sir sa mansyon. Madalas may bit-bit na pasalubong para sa atin na hindi naman niya ginagawa noon. Hindi na rin nagsusungit. Nga lang, di ko pa rin nakikita ang nakangiti. Ikaw na rin ang gustong maglinis ng silid niya. Umamin ka, nililigawan ka ni Sir Nathan, no? Panunukso pang saad ni Rose. Aye, hindi sa kinukontra ko ang pakikipaglapit mo kay Sir Nathan, pero alam mo naman na mahirap lang tayo at mayaman sila. Narito ka para makatulong sa inay mo at hindi para pumag-ibig. Baka mamaya niyan, matulad ka sa iba na kapag nakuha ka na eh, para ka na lang basahan na itatapon. Hindi ko sinasabi na ganun si Sir Nathan ha. Mabait si Senyora kaya siguro naman na palaki niya ng maayos ang mga anak niya. Pero iba pa rin ang estado ng buhay nila sa ating mahihirap. Paalala sa kanya ni Manang Lilia. Iiwasan ko na lamang po si Sir Nathan, Manang. Aniya rito na nakatungo ang ulo dahil sa nahihiya siya sa dalawa. O siya, sige tapusin niyo na mga trabaho ninyo at nang maaga tayo makapagpahinga. Saad na lang ni Manang at iniwan na sila sa kusina. Ganun nga ang ginawa ni Ayesha. Palagi niyang inaabala sa trabaho ang sarili kapag nasa mansyon si Nathan. Naglilinis siya ng kwarto ng binata kapag nakaalis na ito kahit ang mga tawag at text nito sa kanya na pangangamusta ay ini-ignore na rin niya. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang sumama ang pakiramdam niya, panay na ang pagduduwal niya at hinanghina na siya. Nang obserbahan siya ni Manang Lilia at pinulsuhan siya nito, ay pagalit itong nagtanong sa kanya. Sinong ama ng pinagbubuntis mo, Ayesha? Si Sir Nathan ba? May nangyari sa inyo ni Sir Nathan? Tanong ni Manang na hindi na nagpatumpik-tumpik dahil sigurado siya na buntis si Ayesha at si Nathan ang ama. Manang Lilia, tanging nasambit na lang na Ayesha na naiiyak na sa harapan ng kaibigan ng kanyang ina. Pinaalalahanan kita, Aye. Akala ko nakikinig ka pero binabaliwala mo lang pala lahat ng paalala ko sa iyong bata ka. Disappointed na sabi sa kanya ni Manang Lilia. Tama bang hinala ako na si Sir Nathan nga ang ama ng ipinagbubuntis mo? Mahinahon ng wika ni Manang Lilia sa kanya. Tumango si Ayesha at yumakap sa matanda na humihikbi. Manang Lilia, natatakot po ako.
Sigurado po akong magagalit sa akin si inay. Baka isumpa pa niya kami ng magiging anak ko kapag nalaman niya na nagpabuntis ako sa anak ng amo natin. Umiiyak niyang saad kay Manang. Sinasabi ko na nga ba eh, may relasyon nga kayong dalawa ni Sir Nathan. Kailan pa naging kayo ni Sir Nathan? 6 weeks pa ni Manang sa kanya na bigla ring na problema ng dahil sa kalagayan niya. Wala po kaming relasyon ni Sir Nathan. Manang Lilia, isang beses lang po nangyari yun sa amin at hindi na naulit pa. Paglilinaw niya kay Manang Lilia na hindi makapaniwala sa kanyang ipinagtapat. Ano? Paano nangyari na may nangyari sa inyo nang wala naman pala kayong relasyon na dalawa ni Sir Nathan? One night stand lang ganun? Nagugulumihan ang sambit ni Manang na ikinatango ni Ayesha sa ginang na ikinatapik ni Manang Lilia sa sariling noon nito. Nung nakaraang buwan Manang na umuwing lasing si Sir Nathan, lasing po siya noon at hinalikan niya ako sa labi. Nadarang naman po ako sa halik niya. Alam ko naman pong mali pero hindi ko alam Manang Lilia kung bakit nagawa kong ipaubaya ang sarili ko sa kanya ng gabing yun. Pag-amin na ni Ayesha dahil sukol na rin naman na siya nito kaya wala ng dahilan para maglihim pa sa kaibigan ng kanyang inay. Alam na ba ni Sir Nathan na nagdadalang tao ka, nabuntis ka sa magiging anak niya sa iyo? Usisang tanong pa ni Manang Lilia. Hindi po Manang, kahit po ako ngayon ko lang din nalaman na buntis ako. Kung hindi pa po ninyo sinabi na buntis ako, hindi ko po maalala na magdadalawang buwan na po pala akong walang buwang dalaw. Aniya sa mayordoma ng mga Altamonte. Anong plano mo ngayon? Sigurado akong kakagalitan ka talaga ng inay mo dahil nabuntis ka ng hindi pa na ikakasal. Parang hindi mo naman kilala ang ugali ng inay sali mo, Ayesha. Nangangambang wika ni Manang Lilia para sa kanya. Alam ko po yun, Manang. Kaya nga po natatakot po akong malaman ni inay ang kalagayan ko ngayon. Manang Lilia, tulungan niyo naman po ako, please. Pakiusap, Manang Lilia. Hindi ko po alam ang gagawin ko ngayon sa totoo lang po. Iyak niyang sabi kay Manang. Nailing ang ginang at napabuntong hininga ng paulit-ulit sa sinabi ni Ayesha. Ipaalam mo muna kay Sir Nathan ang kalagayan mo, Ayesha. Ano't anuman ang nakalabasan ng pagpapabatid mo sa kanyang buntis ka, good or bad man ang maging resulta, hindi kita pababayaan. Itinuring na rin kitang parang anak, Ayesha. Nandiyan na yan, panindigan mo na. At sana ay magsilbing aral sa iyo ang naging kapusukan at karupukan mong bata ka. Ipagdarasal ko na sana ay panindigan ka ni Sir Nathan at ang magiging anak ninyo. 6 weeks ni Manang Lilia sa kanya na tinapik ang kanyang mga kamay at niyakap na rin siya. O siya, sige, magpahinga ka na muna diyan at mamaya magpapaalam ako kay Senyora Mildred na sasamahan kita sa doktor para makasigurado tayo. Kahit na malakas ang hinala ko at sure na sure akong nagdadalang tao ka ay iba pa rin kung ang doktor mismo ang magsasabi sa'yo. Alamin na rin natin kung ilang weeks at kung anong lagay ng baby sa tiyan mo. Tumango si Ayesha kay Manang at saka lumabas na sa kwarto nila ang ginang. Kinahapunan ay nagtungo na nga sila Ayesha at Manang Lilia sa doktor at na-confirm na positive na nagdadalang tao nga siya at nasa 7 linggo na nga ang kanyang ipinagbubuntis. Congratulations, Mrs. Positive pong buntis kayo. 6 weeks ng doktor na matipid na ikinangiti ni Ayesha sa doktor. Gusto mo bang malaman kung ilang weeks na siya at marinig ang heartbeat ni baby Mrs.? Magiliw na tanong ng doktor kay Ayesha na sinagot naman niya na tango. Hindi na niya itinama ang pagtawag na Mrs. sa kanya ng doktor dahil nahihiya siyang ipaalam rito na wala naman siyang asawa para magbuntis. Inalalayan siya ng doktor na mahiga sa single bed na naroon sa loob ng check-up room. Nilagyan ng gel ang ibabaw ng tiyan niya at may ipinatong roon na maliit na aparato at ipinaikot-ikot sa tiyan niya. Pinatingin siya ng doktor sa monitor at ipaniliwanag sa kanya ang lumabas sa monitor. Dinig na dinig ni Ayesha ang heartbeat ng baby niya. Hindi may paliwanag ni Ayesha ang kanyang nararamdaman. Mixed emotion, dahil siguro natatakot siya but at the same time ay namamangha at masaya din naman siya na magkakaanak na siya. Mrs.,
7 weeks na ang fetus sa tummy mo. Magwawalong linggo na pala, sorry. 7 weeks, 4 days na siya. Narinig mo ang heartbeat niya? Ang lakas na, di ba? Ibig sabihin niyan, healthy si baby mo. Mommy, nakikita mo itong gumagalaw na ito? Misis yan si baby. Nakangiting tura ng doktor kay Ayesha na naluluha pero nakangiti naman. Naiiyak ka, misis? Natural lang yan dahil sa hormones na pagbubuntis ay nagiging emotional talaga ang mga buntis paminsan-minsan. Bibigyan kita ng vitamins para sa iyo at kay baby, ha? Dapat inumin mo yon para healthy kayong dalawa ni baby. After a month, balik ka rito para monthly ay mamonitor natin ang pagbubuntis mo, misis. Masayang sad pa ng doktor na ikinatango lang muli ni Ayesha dahil hindi niya alam ang sasabihin. Takot at tuwa ang nadarama ni Ayesha ng mga oras na yun. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Nathan na buntis siya, na magdadalawang buwan na ang anak nila sa tiyan niya. Pagbalik nila sa mansyon ay nasalubong pa nila ang Senyora Mildred. At kinamusta pa ang kalusugan ni Ayesha na si Manang ang sumagot dahil hindi siya makapagsalita sa harapan ng ina ng ama ng magiging anak niya. Napatingin siya kay Manang nang sabihin nito na maayos naman siya at kailangan lang ng ilang araw na pahinga. Binilinan pa siya ng senyora na magpahinga at huwag na munang magkikilos para madali siyang lumakas. Tumango naman siya kay Mrs. Altamonte at nagpasalamat. Pinadiretso na siya ni Manang sa kwarto niya na sinunod niya. Nakatulog siya sa pag-iisip nang makarinig siya ng katok sa pinto. Bumangon siya at inayos ang buhok niya at saka niya binuksan ang pintuan. Natigilan siya nang makita ang nakatayo si Nathan sa labas ng pinto. Masabi ni Mami, may sakit ka raw. Tinanong ko si Manang kung nasaan ka at sinabi niyang narito ka. Pwede bang pumasok? Sabi ni Nathan na seryoso siyang pinakatitigan. Pasok ka, Sir Nathan. Pasensya ka na kung magulo rito. Hindi pa ako nakapaglinis dahil sa sama ng pakiramdam ko kanina. Naupo si Nathan sa isang kama na malapit sa kama ni Ayesha. May dapat raw tayong pag-usapan, ang sabi ni Manang. May gusto ka bang sabihin sa akin, Ayesha? Sir Nathan, Humugot ng malalim na paghinga si Ayesha at kinuha ang resulta ng check-up niya kanina sa doktor at iniabot kay Nathan. Nagtataka naman si Nathan pero tinanggap pa rin niya ang iniabot sa kanya ng dalaga at binasa ang nakasulat roon. You're pregnant? Masayang tanong ni Nathan na ikinalito ni Ayesha dahil sa naging reaksyon ng lalaki. Hindi ka galit? Tanong ni Ayesha kay Nathan na halos hindi mapaniwalaan ang nakikita niyang reaksyon nito. Bakit naman ako magagalit na buntis ka kung hinihiling ko na sana ay magbunga ang nangyari sa atin ng gabing yun? Thank you, Ayesha. Pinasaya mo ko. Yes, magiging daddy na ako. This time, ako naman ang masusunod. Hayaan mo kong ipaalam kina Mami na magiging daddy na ako at magiging asawa na kita. Hindi na ako papayag na ilihim pa natin to, Ayesha. Dahil gusto kong ipagsigawan sa lahat na magiging tatay na ako at hindi ka maaaring tumanggi. Dahil ngayon din ay magpapakasal tayo, Ayesha. Masayang pahayag ni Nathan sa kanya. Seryoso ka ba dyan? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Nathan. Siguradong sigurado, Ayesha. Mahal kita, Ayesha, at ikaw ang gusto kong makasama sa buhay ko. Manhid ka lang kaya hindi mo mahalata na noon pa man ay gusto na kita. Magmula ng gabing yun, napagtanto ko na gusto kita hanggang sa nagising na lang ako isang araw na mahal na pala kita. Dahil nung mga panahon na iniwasan mo na ako, nakaramdam ako ng kahungkagan na isipin ko pa lang na lalayuan mo ko, sumisikip na ang dibdib ko. Hindi ko kakayanin na mawala ka sa buhay ko, Ayesha. Kumukuha lang ako ng tiyempo upang makapagtapat sa iyo ng tunay kong naramdaman. And I think that this is the right time. I love you, Ayesha. Madrigal, mahal kita. Pag-amin pa ni Nathan sa kanya, nailapat ni Ayesha ang kanan niyang kamay sa kanyang bibig sa gulat na sinabi ng lalaking ama ng kanyang ipinagbubuntis. Alam kong gusto mo rin ako, Ayesha, at hindi mo naman maipagkakaila pa ang bagay na yun. Dahil sa iyo na rin ang galing na sa halik ko pa lang ay nadarang ka na. Narinig kong sinabi mo yun. May patunay pa nga ang gabing nangyari sa atin.
malamyos na sa adinitan sa kanya na ikinabuntong hininga ng dalaga. Kahit pa nga sinasabi mo na masungit ako, alam kong attracted ka na sa akin noon pa man. 100% sure naman na rin ako sa nararamdaman ko for you, Ayesha. Mahal kita. Sa adinitan na muling sinulyapan ang sonogram result ng pagbubuntis niya ng ngiting-ngiti. Paano kung ayawan ako ni Senyora na makatuluyan mo? Baka hindi sila pumayag na maging asawa mo ko, Nathan. Hindi kami mayaman katulad ninyo. Kasambahay niyo lamang ako rito sa mansyon. Hindi ako nababagay sa iyo, Nathan. Tanong muli ni Ayesha na punong-puno ng pangamba dahil baka hindi siya matanggap ng parents ni Nathan dahil mahirap lang sila. Napag-usapan ka na namin ni Mami at hindi siya hahadlang sa atin, mahal ko. Sinabi ko kay Mom na gusto kita nang minsan kausapin niya ako tungkol sa iyo. Nahalata niya raw ang mga kilos ko. Hindi ko man sabihin sa kanila ay ramdam niyang may special na pagtingin ako sa iyo. Ikaw lang talaga ang manhid dahil hindi mo man lang inisip lahat ng effort na ginagawa ko para sa iyo. Aning tura ni Nathan na hinawakan ang kanyang mga kamay at pinisil-pisil pa nito iyon. Alam mo bang anak si Mami ng isang katulong? Ang lola ko ay isa ring kasambahay noon na pinakasalan ng amo niya. Kaya may soft spot si Mami sa mga kasambahay. May pagkakataon ba na napagalitan kayo ni Ma'am o inalipusta niya kayo dahil sa katulong lang kayo rito sa mansyon? Wala, di ba? Mabuting ina at tao si Mami. Kaya wala kang dapat na ipangamba. Si Dad naman matanda na at mahina na. Kaya hindi na makikialam pa sa desisyon namin. Magkakapatid, dahil malalaki na kami. Hindi naman ako bata, Ayesha. At kung sakaling tumutol man sila sa pagmamahala natin, handa akong ipaglaban ka o iwan sila. Makasama lang kita, Ayesha, at ang ating magiging anak. Pagbibigay assurance ni Nathan sa kanya na no matter what happened ay hindi ito papayag na mawala siya at siya ang pipiliin ng lalaki kung sakali man. Itinaas ni Nathan ang dalawang kamay ni Ayesha na mahigpit rin nitong hawak at itinapat sa labi nito na matagal na idinampi ang labi roon at mataimtim na pinakatitigan siya sa mata at tipid na napangiti ang dalaga. Tara, magbihis ka. Aalis tayo. Aya ni Nathan kay Ayesha. Bakit? Saan naman tayo pupunta? Saan mo ko dadalhin? Nagtatakang tanong ng dalaga kay Nathan. Sa judge na kaibigan ni Daddy, magpapakasal na tayo ngayon din. Huwag ka na mag-alala. Pangako, papakasalan din kita sa simbahan. Sa ngayon, sa judge na muna. Pahayag ni Nathan na malawak ang ngiti. Sandali lang naman, hindi naman kita tatakbuhan ah. Grabe ka naman kung magmadali, Mr. Sungit. Angal ni Ayesha sa binata. Lumawak ang pagkakangiti ni Nathan at lumapit kay Ayesha at bumulong sa tainga ng dalaga. Hindi na ako makapaghintay na makatabi kang muli sa kama, mahal ko. Bulong ni Nathan sa kanya na nakapagpapula ng kanyang mukha dahil biglang nag-init ang magkabilaan niyang pismi. Che, makakainis ka Nathan, tumigil ka nga dyan. Sabi niya sabay hampas sa braso nito na ikinayakap naman ni Nathan mula sa kanyang likuran at hinagkan ang balikat niya. Bakit? Pakiramdam ko parang ayaw mong magpakasal sa akin. Mahimig tampo na wika ni Nathan. Hindi sa ayaw Nathan, ang bilis naman kasi, nalaman mo lang na buntis ako at magiging tatay ka na gusto mo ura-urada ay kasal na agad tayo. Pwede bang pag-isipan ko na muna? Angal niya sa ama ng kanyang ipinagbubuntis. Bakit kailangan pa na pag-isipan mo? Magiging magulang na nga tayo, Ayesha. Okay, sige, lalabas na muna ako kapag may kailangan ka, ipatawag mo na lang ako. Pag-isipan mo kung gusto mo talagang pag-isipan. But I can't take no for an answer, Ayesha. Bagsak ang balikat na sabi ni Nathan. Saglit lang Nathan, pag-awat ni Ayesha sa pag-alis nito. Gusto mo ba talagang magpakasal tayong dalawa? Nagkatitigan sila sa mata, tumango si Nathan. Hindi lang gusto, Ayesha. Gustong gusto at siguradong sigurado ako. Ikaw ba gusto mo rin bang makasama ako for the rest of your life? Ang maging misis ko at maging ina pa ng magiging mga anak ko? Sagot at tanong din ni Nathan sa kanya na ikinakilig niya. Sumilay ang ngiti sa labi ni Ayesha.
Yes, gusto kong maging asawa mo, ang maging Mrs. Nathan Altamonte at maging ina pa ng magiging mga anak mo. Thank you, Nathan. Mahal din kita. Hindi ko alam kung kailan pa kita minahal, basta naramdaman ko na lang na mahal na kita. Kahit nang sungit-sungit mo noon sa akin, minahal pa rin kita at hindi ako manhid, ha? Ayoko lang mag-assume. Hindi rin kasi ako assumera tulad ng iba. Sad ni Ayesha na muling nakipagtitigan sa mga mata ni Nathan at dahan-dahan na ipinaglapat nila ni Nathan ang mga labi nila na marubdob na palitan ng halik ang pinagsaluhan nila na nakita ni Manang Lilia. Ay pusang ng halik ng daga, bulalas ng sabi ni Manang Lilia na nagpatigil ng halikan nilang dalawa. Nahiya pa si Ayesha sa matanda dahil nakita sila nito. Pero mababakas ang kaligayahan sa kanyang mukha. Sus Mariosep, kayong mga kabataan, ang pupusok ninyo. Sa susunod, magsara kayo ng pinto nang walang nakakakita sa inyo. Nakangiti namang wika ni Manang Lilia na sa tingin nito ay maayos na ang dalawa kaya tinalikura na sila at iniwan. Mahina silang nagkatawanan na dalawa pagkatapos silang talikura ni Manang Lilia. Kinaumagahan ay kinausap si Ayesha ng mami ni Nathan dahil ipinaalam na pala nito na nagdadalang tao siya at si Nathan ang ama ng pinagbubuntis niya. Kinabahan siya nung una pero nang yakapin siya ni Mrs. Mildred Altamonte ay nawala ang pangamba niya at nakita niya ang genuine na saya sa mga mata ng senyora Mildred niya. Excited pa nga ito na magiging lola na sa magiging apo niya kay Nathan. Sobrang sayang na darama ni Ayesha dahil lahat ay naging pabor sa kanila ni Nathan. Ang iniisip na lamang niya ay ang kanyang ina. Nabatid ni Nathan ang iniisip niyang suliranin kaya napilit na siya ni Nathan na magpakasal na sila agad kahit sa judge na muna para pag hinarap nila ang ina niya ay kasal na sila at hindi na masaktan si Ayesha ng kanyang ina. Kaya ng araw din na yun ay nagpakasal nga sila ni Nathan sa judge. Nakilala ng pamilya ng mga ito. Naging success si Manang Lilia at ang kaibigan ni Nathan na si Paul sa kasal dahil sinadya na lang nila sa bahay ang judge na magkakasal sa kanila. Dalawang araw pagkatapos ng kasal nila ay umuwi sila ni Nathan sa probinsya nila Ayesha at formal na humarap si Nathan sa pamilya ng asawa na niya ngayon. Nagalit nung unang inay sali ni Ayesha, pero tinanggap naman din agad sila dahil kasal naman na si Ayesha kay Nathan. Ilang araw silang naglagi sa lugar nila Ayesha bago nila napapayag ang inay niya na sa Manila na manirahan at doon na rin magpagamot sa sakit nitong breast cancer. Bumili si Nathan ng bahay sa isang subdivision para sa pamilya ni Ayesha upang magkaroon ng maayos na matitirhan. Ayaw kasing pumayag ng ina ni Ayesha na sa mansyon din ng mga Altamonte sila titira na naiintindihan naman ni Nathan kaya para sa asawa ay ibinili niya ng bahay at lupa ang pamilya nito na hindi naman kalayuan sa subdivision na tinitira nila. Nahihiyaman si Ayesha kay Nathan at tinanggap na rin niya ang ibinibigay ng asawa para sa pamilya niya. Pagkahatid nila ni Nathan sa ina at kapatid sa bagong nilipatang bahay sa Maynila ay nag-aya si Nathan na kumain na muna sila sa isang restaurant. Pagpasok nila ay agad silang inassist ng waiter na panay ang tingin kay Ayesha. Napansin naman ni Nathan ang pinakanakang pagsulyap ng lalaki sa asawa niya. Stop staring at my wife, Ashul. Paasik na tura ni Nathan sa waiter. Sorry sir. Hinging paumanhin ng waiter at umalis na sa pwesto nila na pinalitan ng babaeng waitress. Nahampas ni Ayesha sa braso ang asawa pagkatalikod ng lalaki kanina. Pero nakasilay naman ang ngiti para kay Nathan. Umiral na naman kasi ang pagiging masungit ng kanyang asawa. Habang kumakain sila ay panay ang pasalamat ni Ayesha kay Nathan sa ginawa nito para sa pamilya niya. Sinabi ni Nathan na ang pamilya niya ay pamilya na rin ito na ikinaluha ni Ayesha dahil sa saya dahil sa pagiging emotional na rin niya. Nangako pa si Nathan na tutulong sa pamilya niya at pag-aaralin ang dalawa niyang kapatid.
Salamat Nathan, buti na lang hindi ka na masungit tulad ng dati sa akin. Pero in fairness, sa akin lang yata kasi sa iba ang sungit mo pa rin. Nakangiti niyang wika sa asawa. Kahit naman masungit ako, mahal mo pa rin naman ako, diba? Naging masaya ang buhay ko dahil sa iyo, Ayesha. I love you, mahal ko. Pangako na aalagaan kita, kayo ni baby. Malamyos na wika ng asawa ni Ayesha. And I love you too, Nathan. Salamat sa pagmamahal mo, Mr. Sungit. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan nyo po ang aking kwento, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang mga video. Thank you and God bless!